Boy, maraming aso. Zap, mga lords. Pupunta tayo ngayon sa Lulugayan Falls, Calbigo, summer. Oh, mga kasama ko, mga walwal. Dapat kanina pa nag-take off. Kasama natin ngayon ang MX Cos Team Tacloban. Ayan guys, dadaan na tayo ng San Juanico Bridge. Ibang kasama natin doon sa kabila naghihintay, yung mga kasama natin sa reps, nandun sila sa kabila naghihintay. Kanina ko dapat kami naka-take off eh, pero alam mo na Filipino time. medyo na-delay tayo ng take off, pero malapit lang naman yung biyahe natin. No need to rush, hindi tayo nagmamadali, mga lords. maraming aso. Tama guys, pag nagra-rides kayo, lalo na kapag mga straights, check nyo yung mga aso. Titignan nyo yung mga aso kasi facing lang tayo, mga lords. Sila nakabuntot sa atin. Ano nga ba yung paano kayo mag-rides, mga lords? Kasi dapat pag nagra-rides tayo, nasa facing lang tayo, saktong facing lang. Yung tipong hindi kayo hindi kayo nag-uunahan. Parang lang kayo, naka-line up lang kayo. Tapos sumusunod kayo sa spearhead nyo, o yung tinatawag natin na lead, magli-lead sa group ride nyo. Dapat nasa ayos kayo. Hindi nyo inuunahan yung mga spearhead, dapat ganyan. Tapos yung nasa likod naman, sila yung sweeper. Kanina sweeper tayo, pero ngayon tayo na yung nauuna. Bilis kasi ng mga kasama ko eh. Ang wawalwal. Kaya yan, inunahan na natin para hindi tayo maiwan. Sa mga hindi pa pala nakakapunta ng Calbigo summer, mga galing Leyte o yung mga, lalo na sa mga galing south, magpupunta kayo, dito kayo dadaan sa Santa Rita, tama. 3 towns lang yata to yung madadaanan nyo. Santa Rita, ito yung pinakaano eh. Ito yung pinakamahabang munisipyo, barangay o. Marami ka muna madadaan na barangay bago mo marating yung kasunod na munisipyo o town proper. Marami dito nagmumotor, walang helmet oh. Mga bata pa yun, wala pang wala pa yata, wala pa sa hustong gulang eh. Nakamotor na, wala pang lisensya, wala pang helmet, yari. Oh no. Mga ganitong kalsada, maikitid na kalsada, kadalasan dito yung marami-rami yung mga aso. Ayan oh. Kaya ingat-ingat kayo pagka mga ganitong kalsada, mga guys. Kasi magugulat ka na lang, may bigla na lang tumatawid na aso. Nakakaano pa dyan is tumatawid sila, imbis na didiretso, pag binusinahan mo, bumabalik yan. Kado.
Pero ayan guys, nandito na kami sa Kalbiga Samal. Inaantay namin yung ibang kasama namin na iwan. Nandito kami ngayon kasama namin ang Quantum G. Inaantay po namin ang aming mga kasama. Sila po ay nawawala. Nalihis lang landas. Nalaglag yung preno, nalaglag. Papasok na tayo sa lulugayan guys. Kalsada. Yan mga lodi, nagabante na tayo. As of now, pakyat pa rin. Alam, medyo buwelo. Pakyat talaga siya mga lods. Parang naalala ko tuloy nung pumunta kami ng Hinunangan. Ganito rin eh, matarik. Pero mas maganda dito, nakasemento yung kalsada eh. Dun sa Hinunangan, mahirapan talaga yung motor kasi rough road. Wala pang ano, hindi pa siya naka-semento. Dito maganda, at least sementado yung ano. Basta bundok na talaga to eh. Ang nakalagay dun sa baba, mula dun sa pinasukan natin is 14 kilometers pa siya. Malayo-layo pa. Payaran tayong 1 kilometro ha. Oh, malamig na yung ano ha. Malamig na yung hangin. Barangay Burong. Lulugayan Falls. Inabot yung center stand ko, ang taas ng humps na yun ah. Ayan guys, wala pa naman akong nakikitang mahirap na part kasi puro semento siya. Ang dun sa may bandang dulo, puro semento yung daan. Ayos naman, kaya lang pakyat. According to our source, hindi pa pala dito mga lods, pa pala sa taas. Tangkigal, ba't nandito tayo? Gawa natin dito, nasa taas mo pala. Ano ba yung Tagalog mo, puro preno? Hindi ko kasi, ano lang eh. Inugot ko lang dun sa likod ng bahay. Hawakin mo yung bag. Hinihimatay yung motor ko eh. Kakakyat. Napalyan na siya motor. Ay sus. Why maintenance siguro? Maintenance na. Nandun pa pala sa itaas mga lods. Pala doon. Ewan ko bakit sila nagpunta doon. Ayan, pababa na naman mga lods. Ayan mga lods. Dami mo palang dadaanan na ano dito, paahon. Tulunod na yung motor ko, kakapiga. Papala dito, nandun pa pala mga lods. Yung banda doon, yun pala yung pinaka mababa na part niya. Nandito pala yan. Yan nakikita ko na. Ako kasi nakikita ko na. Yan, dito pala tayo sa dulo. Sa dulo ng walang hanggan. Hawakin mo muna. Ito na yun mga lods. Pababa na tayo. Sup lods. Pre, hindi mo mic pre, bulbulon naman pre. Pero ulat din dito. How are you? Fine. Solo. Ayos. Ano yung entrance dito, boss?
100 lang, 100, 500 ang cottage. Okay na. 100, tapos may pagkain dito. Meron, meron kayong ma-order na pagkain. Pwede kayong magpaluto. Lechon lang ang wala. Tonix Catering. Tonix Catering lang ha, contact. Barangay 5 Kalbiga. Doon para ako ba na yun, si Tonix ang kontakin niyo. Yun. Okay. Sorry lang. Okay, okay, okay dito, okay. Ganda. Sir. Ayos, 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 ayos. Okay na, okay na, naka-on ako, okay na, okay na, okay na. Birthday wish, birthday wish. Brandon Mike. Sana all. Sana all, marasa-rasa. Dito na tayo. Marami palang bahay dito. So, isang community siya, isang barangay yata. Tao, maraming bahay. Thank you.
lang eh, may konting nangyari. Medyo na-disgrasya yung isang tropa natin, si Tropang Tonix. Shout out to you, bro. Pagaling ka, pagaling ka. Yung nangyari guys kay Tonix is tumalon siya dun sa may bahaging pipe na ano, ng falls na medyo mababaw lang naman. Pero sabi nung pinong tour guide, pwede naman tumalon, pwede mag-dive. Kaya lang medyo mababa, kaya mag-ingat. Hindi siguro yung nakala ni paring Tonix na ganun kababa. Eh medyo malakas yung pagkauntok niya, kaya na-injure yung ano niya, yung kaliwang paa. Kaya pagaling ka bro, pagaling ka. Usok kuya, smoke belching. Guys, so sa mga hindi pa nakakapunta ng Lulugayan Falls, punta na kayo. Okay na okay yung lugar, okay na okay yung place, yung tour guide. Medyo may kamahalan yung entrance, tsaka yung pagkain, yung inumin. Pero pwede naman kayong magdala. Yung sa amin, si paring Tonix lang yung nagdala eh. Siya yung naghanda. Magambag na lang kami. Meron namin si paring Tonix. Pwede naman ganun din ang gawin nyo mga guys. Shoutout nga pala ulit sa'yo, paring Tonix. Ang sarap ng pagkain, grabe. Sobra, sa halagang 350, oks na. Bali, yun nga lang, medyo medyo malayo nga lang kung papasok na galing town proper, mga 14 to 15 kilometers pa papasok ng ano, mismong Lulugayan Falls. But anyway, kung nagustuhan nyo yung video ko guys, click that subscribe button at click mo rin yung notification bells para maging updated kayo, para maging certified kawalwal. Hanggang doon lang muna, hanggang dito lang muna guys. Saan kayo, nandito rin ako. Next episode guys. Pop 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 pop. Tangkegol ka.